Dani po, ang abot sa bento. Yeah! Parang gayo ko yung lala. That's good. Sot na ron. Kumpra yung ticket ko. Salamat, Tom. Isang table pa rito para madali. Opo, talagang siwa ko. Nandito si Tani, si Arnold, mga batikang mga leaders in Caloocan. I think we have the full representation of Caloocan here. From Tahanan Walang Aitan. Wow, nandito yung dalawang favorito ko. Mamaya, kakanta kayo. Of course, you bet that. And yung grupo ni Mystica, si Ninja, ang kanyang star. So, ipanuhan ko lamang kung paano tayo ang Shandong for the information of Mystica. Has a very short history, pero very colorful. It started with an Australian who came from East Timor, Indonesia. Karena problema doon, was war, so he was forced to get out and he chose the Philippines to extend his contribution to persons with disabilities. Karong kami na opisina sa Avenida, he personally, yung sa sarili kamay niya, ginawa yung opisina. Napakaganda siya. It's huge. Love it. We were renting it only at 5,000 of 10,000 a month. Minus the city services. So, mind you, ang dami namin na accommodate doon ng mga PWDs coming over there. And we were able to extend assistance to Sumaini. Nagkaroon kami ng training for PWD children who could not be accepted in deaf ed schools as sinahiya sila or walang kaya. I was able to discuss this with Rino Solberg and of course the Mystica. And sabi niya, that's very good. We are very interested in that. In fact, we have schools founded for the deaf in Africa. Proceed with that, Mr. Arvin. Come out with the mechanic. So we have the mechanic. So, mapalat tayo at through Mystica Foundation, ang beneficiary, one of the beneficiaries of that program where the Mystica Foundation, where Mystica is now the country manager for Better Globe International. Now create Better Globe Philippines. Ito ngayon, and the reason why, one of the reasons why we are here, and of course,
Seriously aside, nakalimutan ka tuloy. Happy Valentine sa inyo lahat. Ilang beses ko na sinabi kay Mrs. Kotra. Will you be my Valentine? My one and only Valentine? Eh, sabi naman niya, of course. And all of everybody, of course, are part of our life. We have many plans in store. Even with the timely death of Papa John, alam niyo kung bakit nagkaroon lang atake sa puso? Naglalabas kami ng wheelchairs from customs. Grabe, lahat ng dadaanan yata humihingi ng lagay. Medyo na-irritate siya. Pagkagaling namin sa customs, sabi niya, I'm feeling dear heavy. Sabi ko, that's serious. Eh, nakita ko na galit. Pinuntaan pa namin yung mismong deputy commissioner kasi di namin mapuntaan yung pinaka-chief. Nagalit. Sabi niya, I brought all these things from Australia without any expense from the government. This is for our PWD certificate. Ilang wheelchairs lang na ba niyan at saka yung mga tungkol. Special na tungkol kasi pag napagod ka, pwede mong upuan. That's why I wanted to get a model of that para magawa natin from the mahugan street. Magawa natin na because I'm sure it will be in demand in the Philippines. So, sabi ko, patingin ka dito sa Pilipinas at patingin. Sinisingil siya sa heart center ng 2 million pesos just for this surgery. Operation lang yan. At sabi niya, yung 2 million bigay ko na lang sa PWD. Papunta ako sa Australia libre. Yan ang sabi niya sa akin. Hindi ako magpapa-opera dito. So, he went to Australia. Unfortunately, he survived for only a few weeks. So, well, again, blessing. Nagkaroon kami ng support ni na Miss Nicatro Rotary hanggang sa sana magkakaroon kami ng TV program. We now have Better Glow International, which was adapted in the Philippines, named now as Better Glow Philippines, to explain the mystery. And with my love to PWD, because of my concern, because I was in that officially in the Department of Health, na inaburas ng Department of Health, we are now fighting to bring it back as a division. The PWD is part of the beneficiaries of whatever we can accrue. So dapat tayo, we have 8 to 15 million PWDs in the country. I now have the concept paper. I think I explained to you verbally, but still the computer. Alam na rin ni Rino Solberg. And it will become originally a part of the Philippine Better Glow system. Of course, we have our managing director in the Philippines, Mystica. So, yun ang relation ngayon. That's the reason why she is here. And she's very happy to see all of you, kahit nakulang tayo. But I'm sure this will go a long way. So, salamat kay Mystica that she's here. We would like to request her to give some insights whether itong nag-iari sa Australia, Mystica Foundation. And mamaya, kung kakanta kayo lahat, kakanta rin siya. Preparation para sa 18, kasi papunta tayo sa tahan ng lahat dyan. Let's give me a hand to Mystica.
Sabi ko nga, do I have a choice? Kahit na kagabi, di ba pumunta kami sa Cavite, akala ko magdi-judge lang po ako. Kasi akala nila, pag kinukuha ko kasi nila ako as a singer, kailangan magbayad sila ng 100,000. Pero since nandun na rin lang po ako, at saka sabi ko, total yung event po nila ay para bang to fight against drugs at saka ganun. Kaya nagpapakontest po sila ng mga, yung mga may talento na katulad ni ano, yon. Rapper pala ito eh, yon. Pero dance competition naman po yon. Pero katulad po ang sabi kanina ni Doctor, ayan, I was so lucky na isa po ako na napili niya. Sa dami naman po ng pwede niyang lapitan, nagtiwala siya sa aking foundation. So, bigla na lang po tumawag si Dr. Aberit po ito, ganong ganyan. So, ako naman po, wow, PWDs. Eh kung siya ay nag-anong PWDs, eh ako naman po, mga street kids, mga yung mga unfortunate ones, tapos yung mga children na hindi makapunta ng school, yun ang mga tinutulungan ko. So sabi ko, so bakit hindi ko isama ang kanyang, di ba, ang kanyang proyekto na siya yung in charge sa mga PWDs. Kaya naman po, na ano namin, nagkaroon kami ng partnership na i-include ko na rin yung PWDs sa aking 7 major projects. Kasi, ang ano po ng Better Glow, ang kanilang layunin po ay to eradicate poverty in Africa. So, since naman po na alam nila na dito sa Pilipinas, ay magandang gawin nila na para bang isa rin na para bang branch nila, branch office dito sa Manila, since na they are dealing with 60 other countries din kasi. So, napili na Pilipinas. Pero, paano sila makapag-umpisa kung wala silang kakilala? So nagkataon naman po na may nakapagsuggest na bakit hindi si Bistika. Pumunta po sila sa website ko, wala silang nakita kundi nag-i-explain kung ano ang pinaggagawa ko doon. So sabi nila, paano natin yung pagkatiwalaan ito? Entertainer siya. How can she be capable of leading kung ano yung trabaho ang bibigay natin bilang managing director? So ang nangyari po, pinadalhan po ako ng 8 pages na personal assessment test.